Tulog sa gabi, gigising sa umaga. Mag-aayos ng sarili. Mag-aalmusal. At ihanda ang almusal ng aking alaga. At papakainin ko na ang aking alaga. At ito ang buhay ko dito sa bansang Israel bilang isang caregiver. Kasama na rin ang paglilinis ng bahay at pagluluto at iba pa. Mahirap man ay kakayanin para sa kinabukasan ng aking pamilya at sa mga nais mo sa buhay. Hello! Welcome to my channel! Yan! Bali yung share ko ngayon yung yearly benefits dito sa caregiver Israel na nakukuha namin bilang isang caregiver. Kapag naka-isang taong ka na nagsisilbi sa amo mo, meron tayong nakukuhang benefits yearly. May tatlo yan. Isang recoup, holiday, and annual leave. Yung recoup, may 5 days na binabayaran si amo na parang yun yung bigay o bonus pag nakompleto mo yung isang taon. Yung annual leave, yun yung 14 days na binabayaran din ng amo. Yung holiday naman, holidays, meron silang binibigay ng 9 days. Like yung holiday natin, pero 9 days lang yung bigay nila. Ito, holiday, kunyari yung New Year, Pasko, Bonifacio Day, basta holiday 9 days. Kapag hindi tayo lumabas sa araw ng holiday natin. Kasi pag lumabas tayo sa araw ng holiday natin, walang value ma. Kunyari, lumabas kasi isang taon ng isang beses. The 8 days nila ibabayad sa'yo. So sa akin, nung 1 year ako dito, kumpleto yun. Hindi ako lumalabas. Kasi, siyempre, gusto rin ng amo na hindi ako lumabas kasi yung kanilang alalay, walang kasama. Pero kung gusto ko lumabas, no choice sila. Eh, pero gusto ko rin naman na hindi lumabas kasi baguhan lang ako ng time na yan. Wala pa akong 1 year, kailangan kong magtipid. Yan. Kailangan kong makapag-ipon. Kasi alam niyo naman kung bakit naman kasi tayo nandito, di ba? Kailangan natin mag-ipon. Magkano nga ba nakuha kong benefits, yearly benefits? Yung tatlo na yan, recoup, holidays, and annual leave. Yung recoup, may computation yan eh. 378 times 5 days. Yung 378, alam ko, for 1 year yan. Pagka nag-second year ka na, alam ko mataas yun eh. Pataas ng pataas. Yan yung parang bonus na bigay ni amo pag nakompleto mo yung isang taon. Yan. 378 times 5 days equals 1,890 is. Yung annual leave, yun yung 14 days na sa isang taon. Pag nakompleto mo rin siya na isang taon, 212 times 14 days equals 2,968. Yan. Holiday, pag nakompleto mo yung 9 days na bigay ng government, yun kasi yung nasa kontrata, 9 days ang bigay lang. Pero marami sa ating holiday, pero 9 days lang yung bigay nila. Ang pag-compute niya, 318. Yung 318, nag-base ako dun sa pag nagbabayad ng... Kasi merong ano, pag hindi ka lumabas ng day off, babayaran din eh. Ang bayad dun eh, sa akin pala kasi medyo mababa pa. Alam ko, sa ngayon ay mataas na yung mga bayad sa mga Shabbat na hindi lumabas. Day off na hindi sila lumabas. Ganyan. May bayad yun eh. 318 pa lang sa akin. Doon nag-base sa holiday. 318 times 9 days holiday. Ang total ay 2,862 days.
Pag tinotal mo lahat yan, ay ang makukuha ko ay 7,720 nis. I-convert mo yan, i-times mo sa 14 pesos kasi ang 1 nis ay 14 pesos sa Pilipinas. Diba? Ganyan ang nakuha ko. 100 plus. Kaya, yung nakuha ko yan, nakapagsimula akong magpagawa ng bahay paunti-unti. Una-una ang pinagawa ko, syempre yung aming bubong na dating trapal-trapal lang. Ayan. Tapos, pinatize ko yung sahig doon sa labas. Tapos, pinabakuran ko siya. Ayan. Tapos, mahal din yung mga materialis na yun. Yung pala yung kaya ko eh. Mahal din yung mga materialis kasi mahal din ang bakit sa labor. Ayan. Tapos, yung kwarto ng aking anak, pinaayos ko din yun. Yung kanyang bintana doon ay maliit lang kasi yun eh. Kaya ginawa ko siyang sliding door para just in case na emergency. Gusto ko nakakalabas, diba? Pero parang ganun, diba? Tapos nilagyan ng aircon. Bibili ako ng aircon. Tapos pinarepair ko din yung kwarto niya kasi dati pangit pa yun eh. Tapos naglagay din ako ng, nagpagawa ko ng cabinet. Parang dingding para hindi takaw sa space, lahat ng mga ano, kasi pag cabinet mo, kasi maliit yung kwarto. Dalawa kwarto kasi niyan eh, yung akin. Kaya hindi ko pa napaprepare yung akin. Then, kasi yung bahay na yun, ay hulugan kasi yun eh sa pag-ibig. Marami kasi akong penalty doon na hindi ko nabayaran. Hindi ko siya nabayaran dahil noong time na nasa Pilipinas ako, hindi ko siya nababayaran talaga ng dire-diretso hanggang sa may mga penalty. Alam nyo naman. Kaya ako nakapag-decide na magtrabaho sa ibang bansa at dito ang gusto ko ay dito sa Israel kasi alam ko malaki ang sahod dito. Yan, madali lang ang pera. Yan, kaya yun. Yan, dati simple lang, nangarap lang ako. Ngayon, natupad na ng paunti-unti. Sana soon matapos ko na rin yung bahay na yan. Na matapos ko, mapulipid ko. Yan yung bahay na yan. Kaya shinare ko to para ma-inspire yung iba na gustong pumunta ng Israel at yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa na yun nga, isa lang naman yung mga pangarap natin, yung matupad yung ating mga pangarap sa buhay. Yan. Somebody else and then it's you. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me. You already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell love in me. Then nothing got a dream like a sleep night. Hey, come on closer now, waiting for you. But tomorrow's we'll be right back.
all the people, you're the one and only, you know. Want to be with you, call my name, love, ooh. Somebody else, and then it's you, ooh. Ooh, falling in with you. Not the only one doing me, you already feel it there. Give me a little more dark in the spotlight. Do I wanna know? Can you tell me something? You look into my eyes and fell in love. Ngayon dito nagtatapos. Kung na-enjoy ka o meron ka na pulot na idea dito sa Israel, lalo na yung mga nanonood na nandito, maraming maraming salamat sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe and click notification bell para lagi kang updated every time na mag-upload ako ng bago video. Then, huwag magkalimutan ang mag-like.